Karamihan sa mga Pilipino ngayon, ginagamit na pang negosyo ang motor. Kahit saan ka kasi lumingon, may motorsiklo kang makikita. Mahihiya nga raw ang jeep na kilalang hari ng kalsada dati. Sa patuloy na pag-aarangkada ng Motorsiklo Invasion. Umaarangkada, humaharurot, nakikipaggit-gitan, at kahit saan, kayang sumuot. Yan ang pinakabagong siga ng kalsada, ang mga motorsiklo. Parte na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pinoy ang pagsakay sa motor. Halos lahat ng mga Pinoy ngayon na may motorsiklo. Sa katunayan, noong nakaraang taon lang, nasa 2.2 na milyong motorsiklo ang nabenta. Kaya sa Pangasinan, nagkaroon na nga ng kapistahan ng mga motorsiklo. Paalala na malaking bahagi na talaga ang sasakyan ito sa buhay nating mga Pilipino, lalo na ngayon. Matindi na ang sikat ng araw pero deadma dyan ang mga riders sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. All smiles pa rin sila dahil abangers kasi ang lahat sa hudyat ng parada ng fiesta ng motorsiklo. Sa Guanson po tayo dahil maganda po yung serbisyo sa motor at may warranty po yan lahat. Mula sa bayan ng Kalasyaw, sabay-sabay umaarangkada sa kalsada ang nasa 1,500 na mga motorsiklo papunta sa Santa Barbara. Ang humaharurot na paandar na ito, pinauso ng isang negosyante ng motor sa probinsya. The parade of motorcycles is just a way of announcing that we are here. We are here for the Guanson Festival. And one way also to thank these riders because they are really our number one customers. One way of letting them enjoy this festival. Pag wala sila talaga, hindi na magiging masaya ang festival natin, di ba? So, yung pag-ingay nila at pagdalo nila, pagbibigay namin ng kasiyahan sa kanila, yun ay kasiyahan din namin. We always think of something different to offer. Kwento ni Mr. Guanson, 2010, nang sinimulan nilang ipagdiwang ang piyesta ng mga motor. Una silang umaariba sa bayan ng Lawag sa Ilocos Norte. Pero ang taunang parada pansamantalang natigil noong pandemya. Layunin ng okasyon ang magpasalamat sa mga taong patuloy na tumatangkilik sa kanila sa loob ng 79 na taon. This is basically our way of thanking our clients, our customers, our patrons who continue to support Guanson throughout the years. Sinabi mo nga, 79 years na eh. So isang paraan namin magbigay pugay sa mga customer namin na patuloy na nagsusuporta sa aming negosyo. Bukod sa suporta ng kanilang mga loyal customers, kasama rin nila sa programang ito ang tinaguriang The Big Four pagdating sa mga dekalibreng sasakyan. One of the important things for us is to be close to the community, close to the society, which goes in line with the philosophy the Guanson Group has. So hopefully we can work closely together so we can contribute to the life of the people here. We would like to congratulate all to the Guanson Company of Groups of this success of this event. And this time we display our new model and other segments we would like to attack to and introduce to the riders who is really interested in the racing. And this is a all new sports car model. It is the best model in the Asia areas. We join Guanson Festival, of course, to keep our brand in the mind of our market and create more awareness, but most importantly, it is also our way of saying thank you to the riders and the customers, especially of Pangasinan. This is a good time and a good chance to showcase our latest model lineup and also taking this opportunity, we'd like to service our customer also. Three, two, one!
Nagdaos din sila ng tinatawag na Moto Palengke. Iba't ibang accessories at merchandise para sa mga riders ang pwedeng mabili. Nandito rin ang mga latest model na pwedeng pagpilian at bilhin. Meron din silang test drive area. Take note, lahat ng klaseng motor pwedeng subukan mong imaneho. Para na makapag-test drive ako dito, gusto kong subukan yung mga hindi ko pa nasubukan gamitin ito. Ayon kay Mr. Guanson, malaking tulong lalo na sa probinsya ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sasakyan dahil ito ang madalas gamitin ng mga tao sa kanilang trabaho at transportasyon. Comparing to the other our neighboring countries in the Southeast Asia, wala tayong mass transit system. So lahat ng mga tricycle at mga jeepneys ay private mga yan. Itong probinsya, napaka-importante sa ating mga kapamilya na magkaroon ng magandang transport. Eh napakamura ng motor ngayon. Hindi lang panghanap buhay, our daily need to go to work and from work to home. It becomes very easy. You don't have to wait in line for the jeepneys and for the tricycles. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Para sa mahihirap na kabataan, sila yung ilan sa mga anak ng motorcycle riders. Binigyan sila ng scholarship dahil deserving na estudyante silang walang kakayahang magpaaral. We are here for 79 years for one big reason. We see to it that we serve the customer. We satisfy the customer. That is one of our business vision, our mission, to satisfy, not only to sell, but to make sure that the customer is satisfied. And how to satisfy is to serve well. Servisyo nila, and then malinis yung kanilang shop, and then mga empleyado ay friendly. Yun lang. Trusted. Anong pinagdiriwang natin ngayon? Bakit nandito tayo? Ito po lagi taon-taon na ginagawa ng Guanson sa lahat ng mga tumatangkilik sa motorsiklo. So, binibigyan ng mga riders ng festival kaya tinawag na Gay Guanson tayo! Welcome sa BK Parts Unlimited, Batangas. Ito rin ang trip na kolektahin ng Batanggenyong si Ryan Prane. Ang kanyang mga motorsiklo, yaman na niyang maituturing dahil sa hindi biro ang halaga ng bawat isa. Ang factory red race bike na ito, 3.2 million pesos daw ang halaga. 2.5 million pesos naman ang gray race bike niyang ito. Kulang 1 million din ang halaga ng black and blue touring bike niya. Ang green naked bike na ito, lagpas kalahating milyong piso ang presyo. Katuparan daw ng kanyang childhood dream ang magkaroon ng ganitong koleksyon dahil noon hanggang tingin lang daw siya sa kanyang mga kaibigan. At hindi lang yan, pati mga helmet, abay big time din ang halaga.
Kung napabilib at napawaw na kayo sa dami ng mga pumaradang motorsiklo sa Pangasinan, aba mas mamamangha at mapapasana all naman kayo sa koleksyon ng mga motorsiklo ni Alfred na mula naman sa Alcala, Pangasinan. Bakit ka ninyo? Ang isang motor niya nagkakahalaga lang naman ng mahigit 2 milyong piso bawat isa. It's giving! Andar at malupet na mga motorsiklo rin lang naman ang pag-uusapan. Wala kayo sa koleksyon ng negosyanteng si Alfred ng Alcala, Pangasinan. Tiyak, mapapapikit na lang tayong lahat sa inggit dahil ang kanyang mga motorsiklo eh hindi basta-basta. Lahat top of the line, limited edition at mamahalin. It's giving! Ni Alfred ang pagkahilig nilang mag-asawa sa motorsiklo ang dahilan kung bakit nagsimula silang mangolekta. Mula sa isa, nadagdagan ito ng nadagdagan. Nakaugalian na kasi nilang mag-asawa na magregalo sa isa't isa ng motorsiklo tuwing may okasyon. Dahil ako'y bata pa lang, mahilig talaga ako magmotor. At ang pag-umotor, ito yung nagbibigay sa amin ng freedom na hindi namin naranasan sa ibang mga sasakyan. Pag sumakay ka sa pagmumotor, ibang happiness yung ibibigay sa aming mag-asawa noon. Isa sa ipinagmamalaki ni Alfred, ang puting Vespa scooter na ito na ang nagdisenyo, walang iba kundi ang international singer na si Justin Bieber. Ang presyo, pang-international din dahil nagkakahalaga lang naman ng mahigit $6,000 o halos 400,000 pesos. Kami ni Mrs. Max, kung bakit motorsiklo at dumami ng dumami, ito ay dahil sa pangtanggal namin ng stress. At isa sa nag-agaw ng atensyon kay Ella is yung Vespa. Ang isa sa paborito ni Ella dito, Vespa na white, kaya niya pinagawa ito ay para daw sa aming prenup dahil gusto naming magpakasal ulit. Dito, nakalagay yung mga pangkarera ko na motorsiklo na ginagamit ko sa mga Asian races. Sila yung mga na-champion nating mga motorsiklo. Ito yung 2 Hulyo natin na kung saan ginagamit din namin ito kapag gusto lang namin maglugaw ride. Ito naman yung Italian dragster na kung saan ginagamit namin ni Mrs. kapag short ride namin. Ito yung 2 Hulyo natin. Ginagamit din namin ito kapag gusto lang namin maglugaw ride. Pero sa lahat ng kanyang koleksyon, ito ang kanyang pinaka-favorite. Ang presyo ng motor na ito, tumataginting na 2 milyong piso. It's giving! O teka, hindi lang yan pang display ha? Alam nyo ba na sinasakyan din nila ang mga mamahalin nilang koleksyon? Yan. Siyempre, buong pagmamalaking ifinlex ni Alfred kung gaano nga ba kaswabe at kabilis ang pagharurot ng kanyang motor na milyon-milyon ang halaga. Sa mahal ng mga ito, tinatanong tuloy siya ng ilan niyang kaibigan kung plano ba niyang magbenta ng mga motor. These motorcycles are not for sale. Ang nakakalulang koleksyon ni Alfred, kaya naman daw niyang suportahan sa mga nagtataas ng kilay dyan at nag-a-assume na masyado siyang maluho, paliwanag niya, walang basagan ng trip. Ang importante, wala silang inaagrabyadong tao at ang perang kanilang ginagastos, hindi nila hiningi o inutang bagkus kanilang pinaghirapan. Instead na magmukmuka kapag ikaw ay na-stress, buy something na magpapasaya sa'yo. We have a Monster Ducati. A Ducati Street Fighter V4S and a Ducati Multistrada V4S. So ito yung Raider edition nila, which is nagkakahalaga ito ngayon ng around 2.2 million to 2.3 million. Dito naman sa kabilang side, makikita nyo yung mga big bikes ng Kawasaki. We have Z1000 and ZH2 na supercharge. And yung regalo ko sa aking anak, ito yung ating BMW anniversary bike, which is the 1250. Dito naman yung ating BMW HP na ginagamit lang natin sa racetrack. Ito po lahat ay binigay ni Mrs. sa akin.
Pero para kina Mr. Guanzon, Alfred at Ryan, ang pagsakay sa motor ay parang buhay. Kailangan marunong bumalanse para hindi gumewang-gewang at sumemplang. Dapat ding laging handa. Pero ang pinaka-importante sa lahat sa pagsakay ng motor, as in life, just enjoy the ride. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.